Sa unang pagkakataon, nakaharap ko ang dugong na bumago sa buhay ng mga taga-isla ng Kalawit sa Palawan. Si Aban. Unti-unting bumungad yung kabuuan ng katawan niya. Pero during that time, medyo malabo yung tubig eh. Pag settle nung buhangin, unti-unti nang luminaw yung tubig, wala na rin si Aban. Ito na ba ang una at huli kong inkwentro sa kanya? Yung brief encounter ko with Aban at that time, okay na sa akin. Kasi comparing it from my encounters in the past, pwede na ako doon. Pero patagal pa yung araw namin dito sa lugar, marami pa rin yung chances na pwede ko siyang makasama ulit. Kaya I'm still very hopeful. Sina Jim, Arman at Sander, ang mga bantay dugong na kasama namin. Sila ang mas nakakakilala kay Aban. Sa tingin mo, magpapakita sa atin si Aban? 100% po. Nakita na natin siya dito kanina, no? Nung sumurfe siya, para huminga, and then lumusong ulit. Okay po, ang gagawin po natin ngayon, ang trabaho ko po bilang isang bantay dugong ay puntahan po ang dugong at kapag nakita ko na po ito, itaas ko ang aking isang kamay. Ikaw, ganun. Ibig sabihin po, ay nandun po ang dugong. Tuling nila kay Aban dito sa lugar, kababaryo, kasama na nila, parang kaibigan. No, kasi almost everyday, na-encounter nila eh. After mga 20 minutes, hindi pa rin niya tinataas yung kamay niya at medyo malayo na yung kanyang distansya from our boat para hanapin itong dugong na pinuntahan natin dito. Makalipas ang halos isang oras na paghihintay, Siya. Akita na po ng ano, bantay dugong. So nakita na natin si Kuya, oh. Yun, nakataas yung kamay niya, ibig sabihin nagsisignal siya na naandun na yung si Aban. Hindi pa kami nagtatagal sa ilalim. Nakita natin si Aban. Finally, malinaw yung tubig. Kalmado siya. So nakita natin siya at nababara natin siya. Nakasama natin siya for an extended period of time. Nahinayaan niya tayong i-film siya, i-document yung kanyang buhay, no? Nakita natin kung paano siya kumain. The water was so clear that you can see the ridges of the hairs dun sa katawan ni Aban. Nakita ko rin at napansin na meron pala siyang sugat dito sa kanyang ilong na parang napingas ng kaunti. Sabi sa amin ng mga kasama namin tagbanwa, si Aban daw would be seen sometimes na kinakamot niya yung sarili niya doon sa corals and in the process, magkakaroon siya ng sugat, no? At sa wakas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-angat ni Aban. So every now and then, si Aban, after niyang manginain for mga 5 minutes, it will run out of air and then go to the surface. Pagdating niya sa surface, hihinga siya ng maririnig mo at mararamdaman yung... Isipin mo halimbawa yung mga baka na kumakain sila ng damo doon sa paligid. Ang kapal ng damo eh. Etong si Aban, yung mga damong tumutubo doon, napakanipis lang. At kailangan niya talagang hukayin ito at ibuga yung buhangin na nakakasama sa pagkuha niya doon sa grass. He's a male, 15-year-old, more or less, dugong. Si Aban is a sexually mature dugong, reaching its puberty stage, according to the experts, no?
ang mga dugong na tulad ni Aba. May laking umaabot na halos 400 kilo ang bigat. Every now and then, kailangan mo mag-maintain ng safe distance kasi nga, it's a very huge animal na kapag bumalikwa siya sa proseso ng pagtatanggal niya ng mga parasites sa katawan niya or ng remora or ng ibang isda, baka lang ikaw masaktan. So iniiwasan natin yun. Habang kumakain, napansin kong hindi lang sa mga tao malapit si Aban. Mapapansin mo rin na doon sa paligid ni Aban, may nakabantay ng mga isda sa kanan, sa kaliwa, na kapag nagbubungkal siya ng lupa, kinukuha nila yung mga nakukuha nila sa paligid. Nakasunod ang mga isda kay Aban saan man siya pumunta. At dahil sa pagbubungkal ni Aban, nakakakuha ng nutrients sa buhangin ang ibang mga isda. Itong mga little features na ito, hindi naman natin nakita in the past. Na-appreciate ko lang to nung second time natin siya makita. I just stayed in there for a good 15 minutes. Hinayaan ko lang siyang gawin yung mga gagawin niya. Pero kinatatakutan ngayon ang posibleng pagkawala ni Aban. Physical characteristic of a dugong na andito, lahat ng physical attributes, yung buntot niya, yung kanyang pectoral fins, yung kanyang balat. However, kakaiba nga si Aban from all the other dugongs that we've seen in the past is yung kanyang very relaxed attitude. Kapag may nakita siyang tao sa paligid niya, it will not swim away. It will just allow itself to be seen. Kaya naman para sa dugong expert na si Helene Marsh, na bumisita noon sa Buswanga, si Aban ay one of the friendliest dugongs in the world. Most dugongs are not very friendly. They're wild animals and they usually don't come close to people. Sometimes they can get quite aggressive to people. When I was there, that dugong was certainly not doing that. He looked very healthy and I thought that he was running the show. He was in charge of the interaction with people. And because of this characteristic, binago ni Aban yung buhay ng mga tao sa paligid niya. Simula kasi nang madiskubre ang pagiging maamo ni Aban, nagkaroon na ng bagong kabuhayan ang mga tao sa Buswanga at iba pang parte ng Palawan. Para sa akin, napakalaking pinagbago ng buhay ko. Kumpara dati na isang araw-araw talaga na nakikipagsapalaran sa laot. So, nung mag-start na makilala namin si Aban, nagkaroon ng oportunidad para makapagtrabaho. Noong 1997, nag-start na talaga yung dugong watching around Kalawit area or dito sa Coron and Buswanga. Pero wala siyang sistema. Kanya-kanya yung mga resort. Hinahabol yung dugong. Si Aban na yon. And then, kinausap namin yung community. So, tinatawag nila yung lahat ng resort para maisaayos yung dugong watching. Pinakita ni Aban kung gaano sila kahalaga din and how you can benefit from one living dugong na nandito sa paligid. Yung million-dollar question talaga natin is hanggang kailan si Aban dito sa lugar? Meron ba bang ibang Aban dyan na nag-aantay lang na madiskubre?